107:1 declares, it says, oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercy, it endures forever. Come on. Iwas na
sobrang po talaga sakit ng ulo ko, tapos parang po talaga naman magamit, hindi ko maintindihan kung ano talaga. Pero sana po siguro napakaganda ng mensahe ng Panginoon dahil ang kaaway talagang gumagawa. Pero pag ikiniklaim po natin sa pangalan ng Panginoon Jesus, the devil is under my feet, at ang kapangyarihan ng Diyos ang nasa sa atin. Ano ba sakit ng ulo? Ano bang mga parang napapabamit talaga mga kapatid? Sobrang sama ng lasa ko bago ko nakarating ng church. Pero purihin ang Panginoon nung binigay ko ng lahat ng mataas na pagpupuri sa Kanya. Nandun ang anghel ng Panginoon na talagang tumutugon. Ang Panginoon Jesus ang ating kaligtasan. Ang Panginoon Jesus ang nagpapagaling sa bawat isa sa atin. Dahil sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthened me. Kaya sa Panginoon ko ang papurihan. Maraming salamat sa kagalingan. Pinagtagumpay niya ako sa oras na ito. Maraming salamat sa Panginoon ang papurihan. Kalawalan ko. Dahil pagtapos ng ating personal kinabukasan yung session na, talaga mo sa mga pero Lord, sabi ko, nerevue ko yung sinabi ni Pastor Rodriguez na ilikod mo. Tapos ano mo yung Luke 10:19. Nag-okay. Tapos nung pagdating ng Martes, mga kapatid, babalik ko rin ang sakit na likod ko sa bulo. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero kailangan ko maglaba dahil parang na kaming labahan dahil sunod-sunod yung gawain. Nakapaglaba ko, kapatid, habang masakit na masakit. Kaya ako pa ang worship leader. Lord, sabi ko, hindi ko alam pagdun ko, pero sa buhok, hindi ko mong kain na ang kailangan. Nung nainog din yung likod ko, nag-okay. At nakatayo ako dito, nagpapasalamat ako sa gagalingan na ibinigay ng Panginoon. Dahil totoo yung galak sa Panginoon ay kalakasan dahil pagpumalagin ka nun talaga, may power ng Diyos. Magbibigay ng lakas sa mga mahawag ng galak sa Panginoon ay kalakasan. Unang magbigay ng pasasalamat sa Panginoon, una po ay sa tagumpay nga po ng ating anniversary. At ito po mga kapatid ay naging isang pagpapala, hindi lang po sa mga kapatiran, kundi sa mga pagbuhat po natin kasama at mga bisita. Yung pong report na ibinigay po sa atin through Brother Michael galing po sa Asherin ay doon po sa adults, pero hindi ko po alam, baka may mga sa mga bisita po kasi ay parang meron pang mga tumayo na hindi pa po nakalista. Pero doon po kanilang binilang, ang adults po ay nasa 358 at ang mga bata po ay nasa 57. So, ibig po sabihin, nasa 400 po tayo, 400 plus po tayo. At ito po ay isang malaking pasasalamat sa Panginoon dahil kahit na lalo na yung nasa parteng hulihan ay mainit-init na po doon. Ano? Pero salamat po sa Diyos na naging maayos po ang lahat, mga kapatid. Habang ongoing po ang ating servisyo ay hindi magagpaingay. No? At ibig sabihin po, bawat isa ay nakafocus po sa servisyo at sa salita po ng ating pong Panginoon. At salamat din po dahil nakarating ang ating pong General Superintendent na po natin marami siyang mga kaabalahan, pero isa pong katuwaan na yung pinakamataas po sa atin ay nakabisita sa atin po simbahan po makapagbahagi ng salita ng Diyos. At kami po bilang mga pastor at ministro ay kalakasan din po namin na mabisita. Although siya po ay linggo-linggo kong nakikita dahil kami po ay nakasama sa headquarters office, pero iba pa rin po yung siya ay mismo nakikita mo na nandoon sa simbahan na kung saan ikaw ay kabilang. So, salamat sa Diyos sa kanya pong pagigingan. Good morning po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy pong blessings na pinagkakaloob po niya sa akin po tsaka po sa aking pamilya. Last Friday po ay 22nd birthday ko po at pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon na isang panibagong taon po ang ibinigay po niya sa akin. And as I pray, binalik-balikan ko po yung mga pangyayari po na na-encounter ko po last 2 years. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa strength
na ibinibigay po niya sa akin to go on at para po makasuporta sa aking pamilya. At isa po sa pang-araw-araw ko pong prayer na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil God is surrounding me with loving people. Siya po ang gumagamit po siya ng mga instrumento para po yung hinahanap kong pagmamahal ay maipagkaloob po sa akin, especially po sa atisita po na parang naging pangalawang ina ko na po simula po nung nawala po ang aking mama. At ayun po, lahat po ng papuri at pasalamat ay para sa ating Panginoon. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Simula nung muling tinawag niya kami, naandun ng bagamat maraming pagsubok, pero linisan hindi kami hinayaan ng Panginoon na muling tumalikod. Yun ang pinasasalamatan ko sa Kanya at sa patuloy sa pagpapatuloy namin. Marami pa rin pagsubok, pero naandoon na sa bawat pagsubok, lalong tumitibay ang aming pananampalataya. Katulad ng naganap sa akin isang bata, bago pa siya i-therapy, naandoon ang panalangin ko sa Panginoon na, Panginoon, wala kaming magagawa kung hindi ang kalooban mo ang magaganap. Kaya purihin ang Panginoon dahil hanggang sa kahuli-hulihang panahon na kailangan namin siya, hindi na kami biligo sa aming dalangin at nagpapasalamat pa rin ako dahil yung matagal kong panalangin tungkol sa aking mga kapatid at magulang ay tinugon na rin ang Panginoon. At yung isa ko pang kahilingan na sana yung nawala sa aming bahay ay magkaroon ulit kami. Alam ko na patuloy na ipupunay ng Panginoon at purihin ang Panginoon sa kalakasan na patuloy na pinagkakalob sa amin na matagumpayan ang lahat ng pagsubok sa aming buhay. Binabalik ko ang papuri ko sa salamat sa Panginoon. Ang tao po ay tunay na nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil dito po sa naaga ang ating anniversary. Ay, yung mga ako po ay nag-aral ng salita ng ating Panginoon bago po natin dumaan ang anniversary. At ako po nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil yung mga pinag-aralan kong verses ay kung bakit siya po palang i-favorite. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang iyon at tunay po na naunawakan ko po habang nangangaral yung palang pagkaalam mo ng mga verses. Siyempre, patuloy yung pag-unawa mo at nagpapasalamat ako talaga sa Panginoon dahil yung lahat ng pinangaral, lalo na po yung encouragement sa ating mga nananampalataya, yung kanyang pagkakapagbigay ng mga paalaala at yung paano tayo ilalaban sa mga kaaway natin ay ibigay niya at salamat sa Panginoon dahil talagang mabuti ang Panginoon sa atin. Tayo na ang sabi na ay ano yun, without controversy. Tayo garoon, wala tayong controversy, saka naman pala tayo sa ating Panginoon. Tunay na sabi ko po ay salamat sa Panginoon, I greatly rejoice with joy unspeakable and full of glory to only love God and Savior Jesus, the name above all things. Amen. Siyempre yung request ko sa pa-united testimony o pamulat ko po sa and without controversy. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Doon po sa Philippians yung ating team ng anniversary. From verse 5, ang sabi po ay, what is mine in you, which was only also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God,
but made himself of no reputation and took upon him the form of a serpent. And being found in man, in patient as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. At the conference 9, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Pero itong kung pinagsikapan ko pang maunawa at matindihan, yung kung Ephesians 6, na siyang talaga encouragement sa lahat, lalo pa sa mga nasa gawain, sa mga nahayo. Ang sabi ko ay, beloved brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa 11:4, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Sa 12:4, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in all places. Wherefore, put on the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done so, to stand. Or stand therefore, having your minds geared up with truth, and having on the breastplate of righteousness. So 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. So 16, above all, having the taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. At the 17, and take on helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, and find time praying always with all prayer, with all supplications in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplications for all saints. Ang saints po, laki ng mga tayo. Encouragement po ito sa atin. Salamat sa Panginoon. Salamat po. At nagbibigay ako ng tunay na pagsasalamat sa ating Panginoon. Lord Jesus, His name is above. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag po tayong magtaka, mga kapatid. Ang nanay Silip po ay 80 years old na. Pero siya po yung living proof nung binasa natin kanina. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Panginoon po ay tapat sa buhay ng nanay Silip. Ang strength po ay hindi kanya kundi nagmumula po ito sa Panginoon. At isa po siyang inspirasyon sa bawat isa sa atin. At 80, nakapag-memorize po siya ng mga Bible verse, nakapag-quote, patuloy na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Wala po tayong excuse, mga kapatid. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Ako po rin po rin nagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa pagpapala at katagumpayan ng nakaraan pong anniversary po natin. Although may kapaguran, pero alam ko na ang Panginoon po magbibigay ng kalakasan sa bawat isa po sa atin. Ang pagpapatotoo po ay yung nangyari po sa tatay noong Tuesday. Bali po, simple lang naman po ito, pero ito po ay malaki po ang pasasalamat ko sa Panginoon. Kasi po, noong Monday po, inihatid po namin si Kuya Goji, medyo gabi na po kami nakauwi. Kinaumagahan po, isosurprise daw po ako ng tatay na i-change oil niya yung sasakyan. Para pagdating ko daw po ng hapon, tatawagan niya ako na sabihin, dyan, kunin mo na sasakyan, okay na, change oil na. Kaso po ang nangyari,
8 o'clock po ng umaga, nakita ko po may miss call po ang tatay. Itulog pa po ako. Hindi ko na po masyado pinansin. Pagdating po ng 9 o'clock, tumawag po ulit sa akin. Sabi niya sa akin, Jed, nahulog yung sasakyan, wasakto po. Yung sira po yung gulog, bengkong po yung rim. Talaga pong tupi po yung rim. Tapos po yung gulog po ay sabog, yung biak po. Hindi niya daw po kasi napansin na sa tapat po ng Ford, meron pong para pong lupo, para pong tambak ng lupa. Nasa kabila pala po ay butas. Ang ginawa niya po, itinaas niya po doon sa may buhangin, hindi niya po alam na butas pala po yun. Ang nangyari po, nahulog po siya at sinabi niya po sa sabi, Boy, ngayon lang ako nag-seatbelt sa pagdadrive. So, kasi kung hindi daw po siya nag-seatbelt, baka daw po tumama po yung dibdib niya, yung ulo niya sa manibela. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon kasi sa simpleng ganun po mga pangyayari ay talaga pong nadudun pa rin po yung calmness po sa puso ko sa bawat isa po sa amin ng mga inay kasi na, hindi po kami nagkaroon po agad na reaksyon na anong nangyari, ganito ganyan. Nadudun po yung pag-aalaga ng Panginoon sa aming pamilya kahit sila po ay nag-iisa, nagbibiyahe. Although matanda na po talaga ang tatay, medyo sa pagdadrive po ay hindi na ganun siya katulad dati. Pinagpapasalamat ko din sa Panginoon dahil noong araw din pong yun, naayos po namin lahat ng aming aayusin. Sinasabi niya nga po sa akin, dahil po nung nagpa-vulcanizing po, pinaayos po namin yung gulong. Yung nag-aayos po ng gulong, hindi niya po mabuhat ng mag-isa yung gulong. Pero sabi ng tatay, Boy, nabuhat ko yung mag-isa. Ayun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam ko marami kapaguran po ang tatay na nangyari. Katulad po ngayon, nasa hospital po siya. Pagpatuloy po natin siya ipag-pray, nagkaroon po siya ng matinding ubo na pag naubo daw po siya ay hindi po siya makahinga ng ayos. Kaya po, patuloy po akong humihingi sa inyo na pray sa pamilya po namin, especially po sa tatay. Ang inay din po, galing din po sa sakit. Kaya po, alam ko po na ang bawat isa po sa atin dito ay bibigyan palalo ng Panginoon ng kalakasan sa bawat araw na dadaan sa atin. And to God be the glory. Purihin ng Diyos, ako po ay nag-celebrate ng 46th birthday ng po Wednesday, 14 po. Salamat sa Panginoon sa loob po ng 46 na taon ng aking buhay. Kailanman ang Diyos hindi nagpabayad. Ininyatan po niya ako through ups and downs ng life, ang Panginoon ay sumaakin. At nais ko pong pasalamatan ng Panginoon. For more than 10 years po ay wala akong trabaho. Pero pagpapala ng Diyos ay lagi pong sumaan ng pamilya, ang kagalingan, ang pananagumpay, ang kalakasan espiritual ay lagi pong sumaakin. Samahan niyo po ako habang maawin sa Panginoon. Ako mga kapatid na una magpasalamat sa Panginoon sa kanyang mayapang biyaya sa ating pong simbahan. Tapos po nating anibersaryo last Sunday. Kaya po ulit na ibalik natin ang gawain dito. So tayo po ay dire-diretso na ulit ng kakabang po ng panghapong servisyo dito po sa lugar ng San Antonio. To